ang Edsa. Kilalang kilala ang Edsa sa isa sa pinakamatrapik na daanan sa buong Metro Manila. Kung magmumula ka nga sa North at papasok ka sa South, eh malamang abutin ka ng siyam-siyam. May mga ibang ang commuters na natutulog na sila sa bus para lang makapagpahinga at dahil sa haba na rin ng biyahe. Ano na nga ba ang sitwasyon ng EDSA matapos ang pagkakaroon ng Skyway 3? Tara at samahan niyo ako. Tignan natin kung totoo bang maluwag na ang EDSA or fake news lang. This is your Kajose. Tara! Kaya ginawan ko ng contento. So ngayon, maluwag nga oh. Normally itong ilalim na to. Ako, pukpukan dito kapag ano, pag rush hour. Lalo na pag weekdays. Pero ngayon, napakaluwag oh. Wow, sobrang luwag. Teka lang ha. Parang hindi ako makapaniwalang. Dati kasi marami kong naririnig na wala nang pag-asa yung EDSA. Kasi wala na yung pag-asa. Himala na lang ang magpapaluwag sa EDSA. Yung mga ganong salita. Siyempre, sa tagal ng panahon nga na sobrang traffic ng EDSA, no? Hindi mo rin masisisi yung mga tao kung may mga magsabi ng ganon. Pero, kung titignan natin sa ngayon, maluwag ang EDSA. Dahil yan dun sa Skyway 3. So, daw libre ang Skyway 3 ngayon, no? Ang question lang dyan is, magiging maluwag pa nga ba kapag may bayad na? Ang masasabi ko dyan, ang opinion ko dyan, eh, magiging kahit pa paano, or somehow, magiging maluwag pa rin ang EDSA. Bakit kamo? Dahil syempre, yung mga tao, yung mga motorista na ayaw ma-hassle, na mag-Skyway 3 talaga. So, ang tendency nung kahit pa paano, mababawasan yung mga sasakyan sa EDSA. So, moving pa rin, kahit sobrang luwag oh, nakikita niyo yung space, yung spacing ng kada sasakyan. Napakaluwag. Okay guys, kung titignan nyo, hindi ko alam kung nakikita nyo yung dulo, yung Guadalupe oh, parang iilan lang yung sasakyan na dumadaan oh. Ganyan nakaluwag ang EDSA ngayon.
Okay, so ginawan ko nga ng content to para lang sabihin na para lang bigyan kayo ng balita, magandang balita. Siguro yung mga magagandang balita hindi masyadong na-highlight ng mainstream media, no? So, salamat na lang at nabigyan akong pagkakataon mag-vlog. So, ito, today is February 3. Rush hour ngayon. Wednesday. May napakaluwad ng EDSA. So, kahit papano guys, despite na nagkaroon ng pandemic, despite na medyo magulo ang politics, kahit saan naman magulo ang politics, kahit papano may nangyayaring maganda sa Pilipinas. Isa na dito ang pagkakayari ng Skyway 3, Stage 3. So, sa ganung paraan, lumuwag nga yung EDSA. So dito sa underpass o sa tunnel, no? Medyo napahinto nga tayo. So ang tanong, ito bang traffic nito ay dire-diretso na? Manual. Okay, so tignan natin. Dito tayo sa show. So medyo may pagbagal dito pagdating ng show. Pero from Pasay to ito nga to show, medyo mabilis. Mabilis ang biyahe. Ngayon dito na tayo sa show. Show to Ortigas. Dito na medyo nag-build up. Yun ang sumira ng momentum. Pero itong build up na to, as you can see,
moving naman. Moving siya, unlike dati na may mga moments talaga na nakatigil ka. Pero dito, nakikita niyo naman yung mga four wheels umaandar. So ayan. Siguro sa sobrang dami lang rin ng volume ng sasakyan, kaya kailangan din na magdahan-dahan, no? Pero tignan natin. Ito, gapang na nga. It says here hanggang Ortigas flyover. So from doon nga, no? Okay, so mukhang tinuturo tayo ni Way sa white lanes, no? So mapapakanan nga tayo sa white lanes. So hindi na nga natin na mababaybay pa yung hanggang Commonwealth. Kasi since Marikina ako uuwi, papakananin na ako niyan sa white lanes, dire-diretso hanggang dun sa Boni Seriano, then pababa papuntang Eastwood, U-turn. Ay, hindi na pala mag-U-turn, diretso na pa Riverbanks yan. Pero so far, eto na, lumuluwag na. Pag lang sinasabi dito sa Waze, paglagpas ng Ortigas flyover, maluwag na uli. Tignan natin. So far moving. Yung Pasay to Sho na ganong kaluwag, malaking bagay yun, guys. Kumpara sa dati na talagang gapang talaga. Manapakalaking bagay nun. Ito na, bumibilis na uli tayo, guys. Ito na yung Ortigas flyover na sinasabi ni Waze. Paglagpas daw dito is okay na. Goods na uli. Oh. Totoo nga ang sinabi ni Waze. Paglagpas dito sa flyover na to is maluwag na. So there you go. Gusto ko pa sanang baybayin yung hanggang SM North, pero medyo mapapalayo lang tayo eh. So kailangan ko nang kumanan dito sa white lanes. So as you can see, moving ang mga sasakyan. Hindi siya katulad dati na talagang gapang, no? Okay, well, kudos sa current administration. At kahit pa paano yung nagawa nila ng paraan ang pagpapaluwag sa EDSA. So I think dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking channel, hit mo na nga yung subscribe button and the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga vlog.